paano nga ba natin masasabi kung ang isang compound ay isang ionic or covalent compound? Paano sila nabubuo? At ano ang pagkakaiba nila sa isa't isa? Yan ang ating bibigyan ng pansin sa video lecture na ito. Kung hindi mo pa napapanood ang ating previous video lecture tungkol sa ionic and covalent bonds, ang link ng video lecture ay nasa description section para mapanood at masundan mo ang ilan sa mga discussion kung saan ang video lecture na ito ay konektado. Kung napanood mo na ang nasabing video lecture, halika na at simulan na nating aralin ang video lecture na ito. Good day everyone! Sir Garrett here. I will help you to learn and explore the majestic and interesting world of science. Sa pang-araw-araw natin na gawain, hindi natin maaalis na nakaka-encounter tayo ng different forms of compounds. Oo, tama ang narinig mo. Different forms of compounds. Compounds are chemical substances made up of two or more elements that are chemically bound together in a fixed ratio. Nangangahulugan lamang nito na kapag nagsama ang dalawang atoms ng hydrogen at isang atom ng oxygen, due to the what we call covalent bond, mabubuo ang tinatawag nating water na iniinom natin tuwing nakakaramdam tayo ng uhaw at ginagamit natin sa iba't ibang bahagi ng ating pang-araw-araw na gawain. Ang compounds ay maaari nating maklasify into different types according to their composition, bonds, at marami pang iba. Ngunit sa video lecture na ito, bibigyang pansin natin ang types of compounds na nabubuo batay sa kanilang uri ng bonds at kailangan nating malaman ang kanilang respective properties. Unahin natin ang tinatawag nating ionic compounds. These are chemical compounds composed of ions held together by electrostatic forces termed ionic bonding. It is neutral overall but consists of positively charged ions called cations and negatively charged called anion. Ilan sa mga halimbawa ng ionic compounds ay ang sodium chloride, commonly known as table salt, sodium fluoride, which is a component of toothpaste and other forms of mouthwash, at ang ammonium nitrate, which is used as a fertilizer in plants. Kahit na sila ay may kani-kanilang gamit o application sa pang-araw-araw nating gawain, ang bawat halimbawa ng ionic compounds ay nagpapakita ng key properties. Alamin natin ang mga ito. Ionic compounds have high melting and boiling point. Ibig sabihin, nangangailangan ng mataas na temperatura upang matunaw ang ionic compounds. O dito, ang mga ionic compounds ay brittle dahil sa kanilang 3D ionic lattice structure. Ibig sabihin, madali silang masira o matibag. Ang mga compounds na ito ay brittle dahil sa strong electrostatic attraction sa pagitan ng positive and negative ions na bumubuo sa molecule nito. Dahil sa strong electrostatic attraction sa pagitan ng positive and negative ions sa lattice structure nito, nangangailangan ito ng mas malakas na energy upang mapanatili ang attraction ng ions. When we apply force, it breaks the regular repeating patterns of oppositely charged ions, causing it the light charges to come close with one another. The ensuing repulsion breaks the lattice structure. In terms of solubility, mabilis matunaw sa mga solvent like water ang mga ionic compounds. Kapag sila ay nasa tubig, kaya nitong i-dissociate into ions ang kanyang molecule. Ang mga ions na ito ay magiging stabilized in water due to the polar nature of water. Makikita natin na ang sodium ions ay stabilized ng negative dipole of water at ang chloride ions ay stabilized ng positive dipole of water. Solvation stabilizes the free floating ions. Ang isang ionic compound na natunaw sa tubig ay kayang makapag-conduct ng electricity na nagiging possible dahil sa presensya ng free floating ions. Kapag dinisolve natin ang copper 2 sulfate sa tubig at dinagdagan natin ng ilang drops ng sulfuric acid at lalagyan natin ng strips of copper and zinc sa solution, this will act as electrodes. Gagamit tayo ng alligator clip na i-coconnect natin sa strips and mini light bulb para makumpleto ang circuit.
mapapansin natin na makakapag-produce ito ng ilaw using the dissolved substance sa tubig. Maging ang molten ionic compounds ay may kakayahang makapag-conduct ng electricity. Dahil sa sobrang taas ng temperatura, ang lattice ionic structure ng compound ay nasisira kung saan ang mga ions nito ay magiging free-floating. Ngayon, dumako tayo sa pangalawang uri. Ito ang tinatawag natin covalent compounds. Sa ating previous video lecture tungkol sa formation ng ionic and covalent bonds, nabanggit doon na ang ilan sa mga elements sa periodic table ay kailangan makipag-share ng electrons sa ibang elements o kapwa nito para ma-fill out ang electrons needed sa kanilang valence shell para ma-obtain ang stability. Tulad ng ating nabanggit, ang covalent compound ay nagaganap sa pagitan ng two non-metal elements where most of them have electrons which have half or more than half of the electrons in their valence shell. At dahil ang mga non-metal elements na ito ay may strong energy attraction para makamit ang kailangan nilang electrons to achieve stability, hindi nila kailangan mag-give up ng electrons sa kadahilan ng kakaunti na lamang ang kailangan ng mga ito upang makamit ang stability. Kung kaya, makikipag-share na lamang sila sa kapwa non-metal elements upang makuha ang kinakailangang electrons to obtain stability. Tandaan, during the process of covalent bonding, maaaring maganap ang proseso nito sa two non-metal elements. Bukod dito, maaari itong makapagpakita ng tatlong klase ng bonds. Ito ay ang single bond, double bonds, at triple bonds. In terms of structure, covalent compounds may have small molecule structure gaya ng sa tubig at ammonia. Maaari ding magkaroon ng giant covalent structure tulad ng sa diamond, silicon dioxide, at graphite. Ngunit paano ito nagaganap? Ito ay nagaganap dahil sa tinatawag nating intermolecular at intramolecular bonds or forces. Ang mga compounds o yung mga tinatawag nating simple molecular compounds ay bunga ng intramolecular bond gaya ng sa tubig, kung saan ang bonding ay nagaganap lamang sa mga atoms within the molecules. Ito ay nagpapakita ng strong bonds kaya hindi ito ganoon kabilis masira o nangangailangan ng mas malaking amount of energy to break. At kung gusto naman nating i-melt or i-boil ang isang particular covalent compound, we need to break the weak forces that exist between the two molecules o yung tinatawag nating intermolecular forces. Ito ay nagaganap sa pagitan ng dalawa o higit pang molecules na nagpapakita ng weak bonds. Ito ang dahilan kung bakit mabilis itong mag-form into gaseous or liquid state kahit na nasa normal temperature lamang sila o yung tinatawag nating volatile. Sa concept ng intermolecular forces, the more molecules has, the stronger attraction there is gonna be. Ang mga covalent compounds naman ay may giant structures na binubuo ng huge number of non-metal atoms gaya ng sa diamond, graphite, at silicon dioxide. Ito ay nagpapakita ng regular repeating lattices kung saan ang structure ay nauulit ng nauulit. In terms of their structure, ito ay matibay. Ngunit, para masira natin ang strong covalent compound sa structure nito, nangangailangan ng high temperature upang maganap ang pagsira sa bonds. At dahil ang mga electrons sa isang covalent compound ay evenly shared, ang mga bonds nito ay hindi polarized. Meaning, maliit lamang ang attraction sa mga molecules at ang forces sa pagitan ng mga ito ay mahina depende sa formation na magaganap. Bukod dito, hindi rin sila nakakapag-conduct ng electricity dahil wala itong presence ng free-floating ions gaya ng ionic compound. Ngunit, may exception pagdating sa graphite. In terms of solubility, covalent compounds may vary in terms of their ability to dissolve in water. Polar molecules or compounds formed from polar covalent bonds dissolve in water. Gamitin nating halimbawa ang ethanol. Sa structural formula nito, makikita natin sa bahaging ito
na ito ay nagpapakita ng polar group na may positive and negative dipole kung saan maaari itong makipag-interact sa water na may positive and negative ends. Ngunit may mga covalent bonds o compounds na hindi natutunaw sa tubig gaya ng mga non-polar molecules o compounds na nabuo mula sa non-polar covalent bonds. Gamitin nating halimbawa ang pentane, which is an example of hydrocarbon. Sa structural formula nito, makikita natin na wala itong positive and negative ends and it is not a dipole. Bukod dito, ang attractive forces sa mga non-polar compounds ay may weak dispersion forces. However, the non-polar molecules are more attracted to themselves than they are to the polar water molecules. Now, let us summarize this video lecture by comparing the properties of ionic and covalent compounds. In terms of formation, ionic compounds are formed through high electrostatic interaction between ions, while covalent compounds are formed through covalent bonds where atoms share to a particular electrons. In terms of hardness, ionic compounds are hard and brittle, while covalent compounds tend to be softer and more flexible. In terms of melting and boiling point, ionic compounds has higher melting and boiling point than covalent compounds. When it comes on the solubility, ionic compounds dissolve in water, while many of the covalent compounds tend to be insoluble in water, but there are some which dissolve in water like sugar. In terms of electrical conductivity, ionic compounds are better conductor of electricity than covalent compounds due to the presence of free floating ions. If we are going to base their comparison on their polarity, ionic compounds has higher polarity than covalent compounds. Sa susunod natin video lecture, bibigyan natin pansin ang mga properties ng metals in terms of their structures. Bukod dito, aalamin din natin kung may pagkakaiba ba ang mga metal compounds sa mga nasabi nating ionic and covalent compounds. Again, I am Sir Gareth and let us learn and explore the majestic and interesting world of science.